Ang nilalaman ng ating video. Go! No, you're f***ing with me, bro. No. Mula sa nakakatakot na clown na nang atake sa isang paaralan, ang mangkukulam sa loob ng sementeryo hanggang sa bilanggo na nahukay at natagpuan sa loob ng pipe, naririto ang 10 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. A woman claimed she was attacked by a man in a clown suit just this morning, who then threatened to hurt students and staff at Reading Schools. That prompted the district to shut down today. Viral naman ang video na ito sa TikTok na naganap noong 2023, na kung saan ay may isang lalaki ang nagsuot ng costume ng isang killer clown at inatake nito ang mga guro at estudyante sa isang paaralan sa Amerika. Panoorin ninyong mabuti ang pagkakagulo ng mga estudyanteng ito upang magtago sa creepy clown na ito. Ang viral na video na ito ay kuha naman sa isang Ring camera na nakalagay sa loob ng room, na kung saan ay makikita na natutulog ang isang ina na ito habang ang kanyang anak na babae naman ay makikitang nakahiga, ngunit tila bagising pa ito at animoy may tinitingnan ito buhat sa itaas ng ceiling. Kagaya ng iba pang magulang, sila ay naglalagay ng camera sa room ng kanilang anak upang i-monitor ito habang madalas ay naiiwan ang kanilang mga anak na mag-isa sa loob ng kanilang room. Subalit ayon sa impormasyon na sinasabi sa video na ito, binili ng ina na ito ang camera sa ibang kadahilanan. Dito ay sinasabi ng ina na may napapansin siyang kakaiba at kababalaghan. Sinasabi din ng ina na ito na may nakikita ang kanyang anak na di umano'y tao mula sa loob ng closet. Kaya naman madalas sabihin ng kanyang anak na babae na natatakot siya. Kaya naman nagpa siya na siyang maglagay ng camera sa room ng kanyang anak. Nang makalipas ang ilang araw, may nakuhanan ang kanilang camera ng kababalaghan kaya naman nagpa siya na siyang alisin na lamang ang kanyang anak sa room na ito. Isang gabi, habang natutulog kasama ang kanyang anak, ay ito ang nakuhanan ng kanilang Ring camera. Panoorin ninyong mabuti. Nang magising ang kanyang ina, dahil sa sigaw ng anak, dito ay napatitig na lamang ang kanyang ina dahil tila ba may nakita itong kakaiba mula sa itaas ng ceiling. Upang mawala ang takot at tumigil sa pagsigaw ang kanyang anak dahil sa nakita nilang nilalang na ito mula sa kisame, ay niyakap niya agad ito. Kahit pamanti na takpan pa ng kanyang ina ang muka at mga mata ng anak upang hindi makita ang nakita nilang nilalang sa ceiling, ay patuloy pa rin ang sigaw ng kanyang anak dala ng matinding takot. Patunay lamang ito na kahit ano pa man ang nakita nila sa kisame, ay talaga namang nakakatakot. Kahit pa man hindi kumpleto ang detalye ng video na ito, ang video at ang reaksyon ng ina at bata ang nagpapatunay na talagang may nakakatakot na pangyayari ang kanilang naranasang ito. May nagsasabi na maaaring nakita nito mula sa kisame ang tao na nakikita niya ng mga nakaraang araw mula sa loob ng closet. May nagsasabi din na malaki ang posibilidad na multo ang lalaki na kanyang nakikita. Ang video namang ito mula sa TikTok, na kung saan, maraming viewers ang kinalibutan at natakot sa kanilang napanood at narinig. Makikita sa video na ang ama na ito, habang naiwan mag-isa sa kanilang bahay samantalang ang kanyang anak na babae ay nasa school pa, ay bigla na lamang may narinig itong kakaibang ingay na nagmumula sa isang room na umeeko sa buo nilang kabahayan. Pakinggan ninyong mabuti. Did you hear that?
Maririnig sa video ang tila ba boses ng kanyang anak na babae na tumatawag sa kanya. Oh my God. Brooke, are you here? Brooklyn. Dito ay agad niyang hinanap ang pinagmumula ng boses ng anak. Subalit wala naman siyang nakita. There's literally no one here. Matapos itong mag-viral sa iba't ibang social media, ito ay agad umani ng sari-saring opinyon at espekulasyon hinggil sa kung saan nagmumula ang misteryosong boses na ito. Dito ay maraming viewers ang nagsasabi na marahil naka-encounter ang kanyang ama ng isang mimic. Ang mimic ay isang demonic entity na may kakayahang gumaya ng mga boses ng ibang tao, lalo na ang inyong mga mahal sa buhay. Dito rin ay pinapalagay na sino man ang ginagaya nitong boses ay marahil nasa kapahamakan ang mga ito. Kaya naman ang sino mang makaka-encounter ng ganitong pangyayari ay sinasabing hudyat ito ng padating na kapahamakan. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong pinagdedebatihan ang hinggil sa kung saan nagmumula ang misteryosong boses na kanilang naririnig. There's literally no one here. Ang sikat na YouTube channel na The Twin Paranormal ay iimbestigahan ang tinatawag nilang The Clean Water Demon House na matatagpuan sa Reno, Nevada. Ang misteryoso at kinatatakutang bahay na ito ay itinayo pa noong mga 1926 at nabakante ng mahigit 30 taon na. Sinasabi din ng mga kalapit residente dito na lahat ng miyembro ng pamilya na nakatira dito dati ay lahat sinawing palad na mapatay sa loob mismo ng kanilang tahanan nang di pa nakikilalang salarin. Sinasabi din na ang nabubulok na bahay na ito ay sinasabing puno ng kababalaghan at katatakutan. Ang una nang nagsagawa ng imbestigasyon dito ay ang popular na ghost hunting team na The Haunted Side. Dito ay aksidente silang may na-i-record na isang dark shadow figure sa isa sa salamin na bintana ng nasabing bahay, subalit nakita din nila ito na bigla na lamang naglaho na parang bula. Okay, yeah, let's take this staircase. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. Kaya naman ang The Twin Paranormal Team nila Ryan at River kasama pa ang iba pa nilang kaibigan na sina Nick at Wyatt ay agad nagsagawa ng sarili nilang imbestigasyon hinggil sa paranormal activity na nangyayari sa kinatatakutang bahay na ito. Sa panimula at pagpasok pa lamang nila ng bahay na ito, dito ay agad silang nakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa dilim. Panoorin ninyong mabuti. Did you get that? Yep, got it all. What the f*** was that? That sounded like it was upstairs. If there's anybody upstairs, make that noise again. Right here. Dude, there's walking. It's back there. Yep. Yo. They weren't joking about this place, man. Makikita at maririnig sa video na tila ba nanggagaling ang mga ingay at footstep na kanilang naririnig mula sa itaas ng bahay. Kaya naman si Ryan ay lakas loob na kinausap ang espiritu kung gusto nilang umakyat ng itaas ng bahay at ito ang sumunod na nakuhanan nila ng camera. Do you want us to come upstairs? Was that a yeah? That was a yeah. Alright, I'm gonna keep this night vision camera recording down here just in case we do catch anything down here. We're gonna go upstairs. So let's go up there. See what we can catch. Nang marinig nila ang misteryosong boses, ay agad silang umakyat ng itaas upang magsimulang mag-imbestiga. Subalit hindi pa man sila nakakaakyat ng tuluyan, dito ay nakarinig naman sila ng ingay na nagmumula naman sa ibaba ng bahay kung saan sila nanggaling. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, na may sumusunod palang hindi nakikitang nilalang sa kanilang pag-akyat na ito sa second floor. You said that you heard stuff down there? What? Yeah, the walking outside was super loud down here. I didn't see anything when I looked outside. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video ang isang maliit na shadow figure na tila ba anino ito ng isang bata na sumunod sa kanilang pag-akyat sa second floor.
Ang sumunod na pangyayari ay mas lalong nagpatindig ng kanilang balahibo. Pagmasdan ninyong mabuti. Battery just died. You filming? Get a battery right now. Holy crap! Right now, get a battery. Makikita at maririnig sa video na tila ba may nagtapo ng isang glass object sa loob ng room at maririnig na nabasag ito, kaya naman nagmadaling bumaba muli ang mga ito pabalik ng ground floor dala ng kanilang pagkagulat at pagkatakot. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay ipinagpatuloy nila ang pag-iimbestiga upang malaman kung ano at saan ang galing ang nabasag na object na ito. Subalit dito ay wala naman silang nakita na kahit ano dito na pwedeng pagmulan ng nasabing ingay. Nang bumaba naman muli sila sa ground floor, dito ay kinausap nila ang espiritu o multo gamit ang isang modified spirit box. At eto naman ang natanggap nilang nakakatakot na sagot mula sa espiritu na lingid sa kanilang kaalaman ay nagtatago lamang pala ito sa dilim na malapit lamang pala sa kanila. Pakinggan at panoorin ninyong mabuti. Do you need our help? Thank you. Nakita nyo ba yon? Makikita sa video ang tila ba isang odd white mist ang papalapit sa kanila, subalit mga ilang sandali ay naging anino na lamang ito at bumalik mula sa pinagmulan niyang lugar kanina. Do you need our help? Mapapanood ang mga sumunod na kabanata at karugtong ng episode na ito sa kanilang YouTube channel na The Twin Paranormal. Ang video footage namang ito ay kuha mula sa storage facility na kung saan ang ama na ito ay may pag-aaring isang unit na naglalaman ng mga obscure vintage items. Ang facility na ito ay kilala bilang nakakatakot na building. Subalit dito ay hindi niya inaasahan na may mas nakakatakot pa palang bagay ang nilalaman ng nakakatakot na unit na ito. Ang tinutukoy ng ama na ito ay isang laruan na unggoy na ayon sa amang ito ay nagkakahalaga ng napakamahal. Kahit paman ayaw niyang ibenta ito, dito ay sinubukan niyang ibenta sa market sa lalong madaling panahon, sinasabi ng ama na ito, nang simula nang nilagay nila ang laruan na unggoy na ito, lahat na ng gamit sa loob ng unit ng facility ay nagsimula ng magsigalawan ng kusa nila. Dito rin ay may mga ingay na naririnig ang ibang empleyado ng building sa kanilang unit, kaya naman inaakusahan sila nito na nagpapatira sila ng tao sa kanilang pag-aaring unit. Kaya naman agad silang nagkabit at naglagay ng CCTV camera na kung saan ay makikita ang paglutang at paggalaw ng mga gamit sa loob ng kanilang unit. At eto ang nakuhanan ng kanilang camera. Panoorin ninyong mabuti. Kagaya ng napapanood natin sa mga horror movie, makikita ang biglang paggalaw ng laruan na unggoy na ito na nakuhanan ng security camera. Matapos mapanood ng mga staff ng nasabing facility ang video, ay takot at pangamba ang kanilang naramdaman maging ang may-ari ng nasabing unit ay natakot din sa kanyang napanood. Hinihinala nila na ito ang may kagagawa ng mga ingay na kanilang naririnig sa loob nito. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagre-record nila sa loob ng facility upang idokumento na baka sakaling may makukuhanan pa silang kababalaghan sa loob nito. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa ghost hunting YouTube channel na Black Story. Nang makareceive ng message si Kuro at Tay mula sa kanilang masugid na taga-subaybay, na kung saan ay nilalaman nito ang tungkol sa isang abandonadong ospital na matatagpuan sa Chiba, Japan. Ayon pa sa kanyang taga-subaybay na ito, ang kanyang nanay ay sinasabing nagtrabaho sa ospital ilang taon na ang nakakalipas. Ayon pa sa kanya, madalas siyang naroroon sa nasabing ospital at dito ay nakakaranas siya, na sa kanyang paniniwala ay isa itong paranormal na pangyayari. Kaya naman hinihinala nila na ang ospital na ito ay isang haunted.
Kaya naman hindi nag-aksaya ng panahon si Nakuro at Tei na puntahan ito ng isang gabi upang makita at malaman kung may nangyayari nga bang kakaiba sa nasabing abandonadong ospital. Sa panimula ng kanilang pag-iimbestiga, dito ay una nilang pinasok ang lumang building na kung saan ay agad silang nakarinig ng mga kakaibang ingay at mga kalabog. Matapos lamang ang ilang sandali ng kanilang pag-iimbestiga, dito ay nagpa siya ang dalawa na maghiwalay ng pupuntahang lugar sa building para mas maraming lugar ang kanilang may record at ma-explore. Habang nag-e-explore na si Kuro, ay eto ang na-i-record ng kanyang camera. Panuuri ninyong mabuti. どこ行ったっけ?え?どうやって行って忘れたよ?どっちやって、え?こっちやったっけ?え?これ風呂場やね、これ。こっち、こっち。マジで足悪すぎる。 Makikita sa video ng pinasok ni Kuro ang isa sa room ng nasabing ospital. Dito ay may nahagip ang kanyang camera na animoy isang muka mula sa salamin ng bintana. Ito ay hindi nakita ni Kuro ng mga oras na yon. Subalit nang muling bumalik si Kuro sa lugar na yon ay muling nahagip ito ng camera subalit wala na ang nasabing muka sa salamin na bintana. Maraming mga viewers ang nagkokomento at nagsasabi na ang nakita at nahagip ng camera ni Kuro mula sa bintana ay maaaring espiritu o multo ng isang pasyente na namatay sa nasabing ospital. Kayo ano naman ang masasabi nyo dito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Sa muling pagpunta ni Franco ng YouTube channel na Franco TV sa isang sementeryo, dito ay muli siyang nakasagupa ng isang hinihinalang mangkukulam mula sa loob ng sementeryo na ikinatakot at ikinagulat ng kanyang mga viewers. Sa kanyang pag-e-explore, dito ay nakakita naman siya ng liwanag mula sa loob ng isang monasteryo. Panoorin ninyong mabuti. A little monastery here. Wait a second. I'm getting a light on the inside. There's definitely a light on the inside, right to the window. Nang papalapit naman siya sa isang museum, dito ay pansamantala siyang napahinto sa paglalakad dahil sa kanyang nakita. Makikita sa video ang isang anino na lumalakad ng pasulong subalit bigla na lamang uli itong bumalik sa paglalakad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakakita naman siya ng dalawang figure na tila ba magkaharap ang dalawang ito. But there looks to be two people on the floor. I'm gonna see if I can record my thermal imaging camera and see what I see. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore, dito naman ay nakarinig siya ng isang sigaw. Desecrated. Holy s***. I just heard a scream. Matapos marinig ang isang sigaw, sa tulong ng isang thermal imaging camera, dito ay nakita ni Franco kung saan ang galing ang sigaw na ito. You notice that the thermal imaging camera throws out these sounds, right? It's throwing out what looks like a pulse imaging sound. Dito ay nakuhanan ng kanyang thermal imaging camera ang isang figure na nasa harapan lamang niya. Nang pinatay naman niya ang kanyang thermal cam, dito ay makikita pa rin ng malinaw ang nasabing tao o nilalang. Nang nilapitan naman ito ni Franco, ay bigla naman itong nawala sa kinalalagyan nito. It just moved in. It moved back into the wall. That is not the first time I've seen something back there. Naniniwala si Franco na ang kanyang nakitang figure mula sa dilim sa sementeryong ito ay isang mangkukulang.
Ang video namang ito na nagmula sa YouTube channel na Gus SDX ng bansang France, na kung saan ay nagsagawa ito ng isang nakakatakot na paranormal at ghost hunting series na pinamagatan niyang Chasseurs de Fantômes, na ang ibig sabihin sa salitang English ay Ghost Hunter. Sa series na ito, dito ay nagpunta siya sa isang remote area sa France upang magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga napapabalitang mga kababalaghan sa haunted location na ito at mga paranormal na pangyayari. Dito ay nagpalipas siya ng isang gabi sa isang haunted house, na ayon sa may-ari ng bahay na ito ay palagi siyang nakakaranas ng hindi maipaliwanag at kababalaghan sa loob ng kanyang tahanan. Dito ay sinasabi ng may-ari na may nakikita siyang mga patak ng tubig subalit wala namang ulan or leak ang bubungan nito. Marami din siyang kagamitan na bigla na lamang mawawala at makalipas lamang ang ilang araw ay muli naman itong susulpot sa ibang lugar naman ng kabahayan. Subalit ayon sa may-ari, ang mas nakakatakot ay ang ingay at tunog na kanilang naririnig tuwing 10 oras ng gabi. Dito rin ay palagi nilang nakikita ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng kusa. Nakakarinig din sila ng misteryosong boses tuwing gabi, mga footstep na napakalakas mula sa hall at sa itaas ng attic. Kaya naman nagpalipas siya ng isang gabi sa isang bedroom na nasa gilid lamang ng hagdanan ng attic. Quelqu'un ? Je vous entends marcher. Matapos makarinig ng malakas na footstep mula sa hagdanan ng attic, dito ay agad niyang binuksan ng pintuan subalit wala naman siyang nakita na kahit sino. Ginalugad niya din ang kabahayan subalit wala siyang nakita na kahit sino dito. Nang umakyat at pinasok naman niya ang attic, dito ay nakita niyang nakabukas ang ilaw gayong sinigurado niya na nakapatay ang ilaw dito bago siya umalis.
Dito ay hindi niya alam kung saan nagmula ang napakalakas na footstep na kanyang naririnig. Nag-viral naman sa internet ang video na ito mula sa St. Petersburg, Russia, na kung saan ay makikita ang ginagawang paghukay at pagkuha sa isang hinihinalang bilanggo na sinubukang makatakas sa pamamagitan ng pagsuot nito sa pipe. Matapos mahukay at makuha ang nasabing lalaki, marahil dinala na agad ito sa kulungan o di kaya ay sa ospital. Marami ang nagsasabi na daig pa nila ang nakahukay ng aswang dahil sa panganib ng bilanggo na ito at makapigil hininga niyang paraan makatakas lamang sa kulungan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.